Hello, good evening po sa inyong lahat, si Nurse Caloy po. Just want to give you a reaction video tungkol dun sa celebration ng Independence Day dito sa Pilipinas, June 12, 125th anniversary ng kalayaan dito sa Pilipinas. At yun nga po, merong speech si PBBM. Pinanood ko ito 3-4 times. And I took notes tungkol dun sa mga words na kanyang sinabi. Unang-una ay yung kanyang sinabi na freedom from hunger, binigkas niya yung inequality, yung neglect at saka freedom from fear. At ang kanyang administration, ang pinaka main goal, kumbaga, ay yung vanish poverty. Okay, I will expound into those words, yung mga binanggit niyang salita. Freedom from hunger, related po yan dun sa poverty, kahirapan, ibig sabihin po. Ngayon, pumasok sa aking isipan, walang makakalutas sa kahirapan, kahit na sinong at saan bansa, merong poverty. Katulad sa Sri Lanka, dito sa Pilipinas, isang solusyon lang po ang aking nakikita dyan. Tulad nga po dun sa napapabalita, matanda na si Madam Imelda. Sana buksan na niya at ipamigay yung sinasabi niya noon na ang Marcos Gold ay para sa Pilipino at to the rest of the world. Pero let's tackle yung sinabi ni PBBM sa kanyang speech, yung freedom of hunger. Ang hunger, yung gutom ng tao ay dahil sa kahirapan. Bakit nahihirapan ng mga tao? Bakit lumolobo ang naghihirap dito sa tao? Unang-una ay yung tumataas ang unemployment, inflation ng mga bilihin, mababa ang kinisinasahod ng mga tao, maraming walang trabaho. Ang dahilan dyan, isa pang nakikita ko, is yung corruption. Panawagan po PBBM, kayo ang Secretary of DA or Department of Agriculture, ongoing ngayon yung investigation sa hoarding ng onions, which was last year, umabot po ng 700 pesos per kilo. Di ho ba magbibigay ng kahirapan yun? Siyempre pag maghirap ang tao, marami magugutom. Yun sana yung pagtuunan ng pansin. Let's go back again. Hunger. Sinabi nyo ang inequality. Inequality, dito sa Pilipinas, lalo lang sa ating justice system, walang equality. Dahil pag ikaw ay mahirap, nakagawa ka or you are being suspected or allegedly nakagawa ka ng krimen, kalaboso ang mahirap. Ang mayaman, laya. Where is equality? Dapat yun sinasabi nyo, gawan nyo ng paraan po yan. Alisin yung inequality, neglect sa mahihirap, kawawa ang Pilipino. Ngayon, yung sinabi nyo rin ng freedom from fear, paano po magkakaroon ng hindi pagkakatakot? Walang freedom from fear. Kasi po, Pangulo Marcos, mismo mga pulis, marami silang modus ngayon, yung tinatawag nilang hooled up. Recently lang, mga police involved, 7 of them were incarcerated, tinanggal. Dahil ang ginawa nila, nanghuhuli sila ng mga civilian, mga vendor, kung sino-sino man, ginang. Pinasok nila sa tahanan, hinuli, tinamnan ng ebidensya ng marijuana or shabu. Ikinulong. Walang kasong ifinile. Ngayon, pinatutubos ng 30,000. Per head. Asan ngayon ang sinasabi nyo freedom from fear? Kung hindi nyo gagawan ng paraan, linisin ang hanay ng mga kapulisan, nakakatakot po sila. Yun po ang sinasabi ng mga netizen. Nakakatakot. Baka bigla kang damputin, kakasuhan ka, tatamnan ka. Maraming kaso sa Antipolo. Mga estudyante, tinatamnan ng mga ebidensya, Granada Police. Yung pusa ko nagwawala, gutom na siguro. Anyways, ang sinasabi ni President Marcos Jr.
ay maganda. Sabi nga niya, it's a dream to achieve freedom dito sa ating bansa. But how? Kung hindi natin linisin ang mga tiwali sa PNP, sa gobyerno, mismo dyan sa Bureau of Plant Industry, kasabwat nila yung mga traders, mga illegal, mga hoarders na nagbibigay ng o nagdudulot ng kahirapan sa mga tao. Kahirapan, poverty, which leads to hunger. Yung fear, mga pulis na tiwali, illegal, ginagawa nilang panghuhuli, pinatutubos. Ngayon, yung makawawang citizen, pobre, kinakasuhan kahit walang kaso, kinukulong. At yung mga mayayaman na nahuhuli, nakakawala. Sabi nga ni Mr. Tulfo, yung mga dilis, yun ang hinuhuli ng mga pulis na to. Pero yung mayayaman, mga balyena at pating, nakakalaya. Dahil mga pulis nakokorap. Yan po ang isa na nagdudulot ng kahirapan, poverty dito sa Pilipinas, Ginoong Marcos. Sana po yung sinasabi niyong freedom from hunger, fear, neglect, inequality ay matugunan niyo. Dahil walang mangyayari sa inyong administrasyon unless ipamigay niyo yung Marcos Gold sa taong Pilipino. Yun lang po. Maraming salamat.